Ikaw ba ay naghahanap ng isang iPhone na pwede mong gawing gaming phone ngayong 2021? At ikaw ay meron lamang budget na 10,000 below? Well, definitely nasa tamang video ka dahil magkakaroon tayo ng gaming review ng iPhone 6S Plus. At kung gusto nyong malaman kung okay na okay pa ba talaga ang phone ito sa iba't ibang games ngayong taon, well, definitely watch this full video dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm GP from GTTV and today we are going to talk about this phone right here, the iPhone 6S Plus. Now guys, kung hindi nyo alam, ang phone to ay na-release noong 2015. So ano na ngayon? 2021. 6 years ago, nung na-release ni Apple, itong si iPhone 6S Plus. Ngayon, kung ikaw ay meron ng budget na 10,000 below, well, makakabili ka na ng phone na to. Kaya naman, naisipan ko guys na paano na lang ang mga gamers na nagbabalak na bumili nito. Baka ma-surprise na lang sila or baka hindi sila magandahan dito kapag binili nila ito. Well guys, ngayon ay magkakaroon tayo ng gaming review dito sa phone na to. But before that, ay ipapaalam ko muna sa inyo ang iba't ibang specs dito sa phone na to. So una guys, ay meron siyang Apple A9 chip with 2GB of RAM and 64GB of storage dahil 64GB ang aking variant. Now guys, masasabi ninyo na napakaliit ng 2GB of RAM. Well, para sa akin guys, ang nagmamatter is kung sino ang gumawa. At Apple ang gumawa dito sa phone na to. Kaya naman masasabi ko na worth it yon. At pangalawa guys, ay ang kanyang Apple A9 chip, which is napakatanda na dahil nga Apple A15 na ang ilalagay nila sa iPhone 13. So masasabi ko guys na baka medyo mabagal na talaga tong si iPhone 6S Plus. Well, medyo nagkamali ako doon dahil naglaro ako ng iba't ibang games dito sa phone na to. At pinatunayan na talaga na even though he's old, he's still gold. Yes, gold ito eh. Just do it! Now guys, naglaro ako ng iba't ibang games katulad na lamang ng Mobile Legends, Call of Duty, PUBG, LOL Wild Rift, at lastly, Genshin Impact. Now guys, magsimula tayo sa aking paborito, which is the Call of Duty. Now si Call of Duty guys, dito sa phone na to, is pretty okay. Yes, okay lang siya guys, dahil aabot siya ng medium graphics with high frame rate. So para sa akin guys, is that hindi ko naman talaga siya makukumpara sa mga Android phones ngayon. Pero masasabi ko na medyo mas optimized talaga ang processor ng Apple kumpara sa iba't ibang mga Android phones na mga bago ngayon na hindi pa masyadong optimized or mga bago pa din na mga processor. So, as you can see guys, napaka-smooth at overall ay responsive pa din si iPhone 6S Plus pagdating sa baril-barilan dito sa Call of Duty. So, para sa akin guys, bakit nga ba hindi nag-frame drop dito sa phone to? Well, gaya nga ng sinabi ko kanina guys, ay mas optimized talaga ang mga processor na ginagawa ng Apple. So, optimized pa rin sila pagdating sa Call of Duty. That is why hindi masyadong naglalag or nagkakaroon ng frame drop. Now, overall guys, ay masasabi ko na it's still a great phone pagdating sa Call of Duty. Kaso nga lang, meron din siyang mga problema. Katulad na lamang ng heating issue at madaling malubat. Now, para sa akin guys, ay madali talaga siyang umiinit. Mga 2 games of multiplayer pa lang ng Call of Duty guys, ay nag-iinit na si iPhone 6S Plus. At kapag wala kang case, o di kayo naman ay manipis lang ang inyong case, ay mararamdaman mo talaga ang sobrang init dito sa phone na to. And also, pagdating naman sa kanyang battery life guys, ay medyo madali din siyang malubat. Dahil about 5 multiplayer games pa lang dito sa Call of Duty guys, ay nababawasan na siya ng about 30 to 40% na battery life. So para sa akin guys, ay medyo madali talaga siyang malubat dahil nga ang kanyang battery ay napakaliit lamang. Ito ay 2750 mAh lamang. So medyo madali talaga siyang malulubat doon. Pero don't worry, dahil nga madali lang din naman siyang ma-charge. Pero hindi kasing dali ng mga bagong phones ngayon na meron ng 33 watts o di kaya naman mga 67 watts of fast charging. Well, ito guys ay merong kasamang charger na 5 watts pero pwede mo na siyang gamitan ng isang iPad charger na merong 12 watts. So, para mas mabilis siyang mag-charge. Now, hindi ko siya recommended guys dahil madaling masira ang inyong mga battery. Pero recommended ko siya kapag ikaw ay nagmabadali o di ka naman ay kailangan mo talaga ang phone na ma-charge ng fast pero hindi yung pang-araw-araw. Now, magpunta naman tayo guys sa second game which is the PUBG. So, sa PUBG guys ay aabot na ng HD graphics with high frame rate si iPhone 6S Plus. So, para sa akin guys, sa tanda ng phone ito, ay makakapaglaro pa rin siya ng PUBG.
Yes, para sa akin guys, ay medyo mabigat na game si PUBG. Dahil nga nakapaglaro ako ng PUBG sa computer, pero hindi masyado sa phone. Pero guys, dito sa iPhone 6s Plus, ay okay na din palang laruin si PUBG dito sa phone na to. Kaya naman guys, napaisip ako na baka mag-lag ito kapag nag-iinit. Well, tama ako dun guys. Dahil kapag nag-iinit na siya, dahil nga medyo matanda na ang phone na to, walang masyadong effective na cooling system, o di kaya naman ay medyo nag-adjust na talaga yung mga games ngayon sa mga bagong phones. Kaya naman, medyo madaling uminit na talaga ang mga older phones. Kaya naman, dito sa iPhone 6s Plus guys, ay medyo problema talaga yung heating issue dito sa phone na to. Pero kapag ikaw ay nagpaplano na mag-PUBG dito sa phone na to, well, definitely maglaro ka na lang sa harap ng electric fan. Dahil as you can see, okay na okay pa rin namang maglaro dito sa PUBG. Napaka-smooth pa din. Maganda pa rin ang inyong makikita dahil vibrant pa rin naman at contrasty pa rin naman ang kanyang display. So overall dito sa PUBG guys, recommended ko pa din si iPhone 6s Plus. Kahit na matanda na ang phone to guys, old but gold pa rin siya. Now guys, dito naman tayo sa paborito ng masa, which is the Mobile Legends. Yes, paborito ng masa guys, dahil kahit na mga babae, kahit na mga chicks, kahit na mga hindi marunong maglaro ng mga MOBA, ay nakakapaglaro ng Mobile Legends. Kaya naman guys, dito sa phone na to ay aabot ka na ng high graphics with HFR and HD mode. Which means na halos kaparehas lang din ng mga settings na naaabot ng mga samutsaring entry-level to mid-range phones ngayong taon. So masasabi ko guys na medyo sumasabay pa rin naman sa agos si iPhone 6s Plus pagdating sa gaming. Now as you can see, napaka-smooth overall ay hindi malag or nagkakaroon ng frame drop habang naglaro dito sa Mobile Legends. Para sa akin guys, ay kontento na ako kapag ito ang aking gagamitin na pang-gaming phone sa Mobile Legends dahil nga malaki ang kanyang display, maganda pa rin naman ang kanyang speaker, and also guys, malakas sumagap ng signal si iPhone 6s Plus kaya naman maliit ang inyong ping habang naglaro. Now guys, hindi ko sinasabi na si iPhone 6s Plus lang yun. Halos lahat ng mga iPhones ay ganun talaga. Kaya naman guys, kung napapansin nyo sa mga pro league or sa mga pro players pagdating sa Mobile Legends, ay halos mga iPhones talaga ang kanilang mga ginagamit pagdating sa paglaro. Now, as usual guys, yun pa rin ang aking problema dito sa Mobile Legends. Medyo nag-iinit din siya kapag tumagal ka na sa paglaro. Kaya naman, better stay in cool areas para mabawasan ang pag-iinit dito sa phone to. And also guys, after 3 games ng Mobile Legends rank mode, ay nabawasan na siya ng about 40%. So, ganun na lamang kadali malubat si iPhone 6s Plus guys. Take note na ito ay gamit ng Wi-Fi. So, mas madali pa yung malubat kapag ginagamit mo ang kanyang data. So, that's it guys sa Mobile Legends. Kakapaglaro ka talaga ng maayos ng Mobile Legends dito sa phone to. Now guys, magpunta naman tayo sa 4th game, which is the LoL Wild Rift. Now, sa LoL Wild Rift guys, halos kaparehas lamang ng Mobile Legends. Meron ka ng available na high graphics at pwede mong pang i-on ang kanyang 60fps mode. So para sa akin guys, napaka-smooth at overall no lag or no frame drop dito sa LoL Wild Rift. Hindi nga lang siya masyadong stable pagdating sa kanyang 60fps guys, pero bumabalik pa rin naman siya at nagiging 60 pa din siya or mga 50+. So para sa akin guys, ganun pa rin naman, halos kaparehas lang talaga sa Mobile Legends. Medyo nag-iinit din siya kapag tumatagal at madali din siyang malupat kapag naka-data ka. Pero kapag naka-wifi ka, ay medyo madali pa rin siyang malupat. Dahil nga, yun talaga ang problema dito sa phone to guys. Ang kanyang battery. You serious? No, kapag gusto mo namang maglaro ng habang naka-charge, well, hindi ko yun recommended. Pero guys, yun talaga ang ginagawa ko dito sa aking iPhone XR. Dahil nga madaling malupat at naiinit na ako. So naglaro na lang ako habang naka-charge. Take note guys, hindi ko yun recommended pero nag-share lang ako. Share ko lang. No! Kaya naman that's it. Overall, I recommended ko pa din si iPhone 6s Plus pagdating sa LoL Wild Rift. Now guys, magpunta naman tayo sa panghuling game, which is ang pinakamabigat at ang pinaka-imposible na maging smooth dito sa iPhone 6s Plus. Dahil nga, eto guys ay si Genshin Impact. Now kapag maglaro ka ng Genshin Impact dito sa phone to guys, siguraduhin mo lamang na meron kang fan cooler or nasa malimig na places ka katulad na lamang ng aircon or di kaya naman sa harap ng electric fan. Dahil nga mag-iinit talaga ang phone to sa Genshin Impact. Now as you can see guys, okay pa rin naman siya dahil aabot siya ng lowest graphics. Yes, lowest graphics lamang ang kanyang aabutin with 60fps. So pwede mo pang i-on ang kanyang 60fps guys. So medyo smooth pa rin naman siya guys kapag walang kalaban. Pero kapag meron ka ng kalaban guys, ay dun mo na malalaman na medyo maglalag talaga siya at magkakaroon ng mga frame drops every now and then. That is why guys,
hindi ko masyadong recommended si iPhone 6S Plus pagdating sa Genshin Impact. Siguro mag-step up ka na lang into iPhone 8 Plus o di kayo naman mga iPhone XR dahil nga medyo mura na lang din naman ang mga prices nun. Pero guys, dito ay hindi mo talaga malalaro ng maayos ang inyong mga Genshin Impact. That is why guys, overall ay hindi ko na i-recommend si iPhone 6S Plus sa Genshin Impact dahil nga napakabigat talaga ng game niya. Siguro guys, para sa akin is more on pang flagship siya o di kayo naman pang computer na game. So, hindi ko siya masyadong recommended sa mga phones na mga below 10,000 pesos. So guys, ngayon naman ay sasabihin ko sa inyo ang aking personal experience dito sa phone na to. So para sa akin guys, ay sinorpresa talaga ako ng phone to. Dahil nga 6 years old na siya, ay nakakapag-gaming pa din naman pala siya. So medyo na-surprise ako doon guys. Pero wala akong masabi dahil nga iPhone ito guys. At kapag iPhone ay tatagal talaga. Yes, tatagal talaga. At ang value ng iPhone ay hindi madaling bumababa. That is why guys, mas maganda na mag-invest sa iPhone kumpara sa mga mamahaling Android phones. Dahil ang mga mamahaling Android phones guys, ay madaling bumababa ang kanilang mga presyo. Medyo investment pa din naman yung pagbili ng iPhones. Dahil kapag binenta mo siya, ay medyo mahal pa din siya at hindi siya agad nagiging mura. So, okay na bumili ng iPhone. So overall guys, recommended ko pa din si iPhone 6S Plus at kung gusto mong bumili, well definitely go for the comment section dahil ilalagay ko dyan ang link kung saan ko binili ang aking unit para na din hindi ka ma-scam and also para legit at safe ang inyong mabibili ng mga iPhones. So that's pretty much it for this video guys. If you like this video, please like this video by tapping that like button and also subscribe ka na sa aming channel para makajoin sa aming ongoing na giveaway. Dahil nga nakaroon na kami ng 10,000 ay magkakaroon na kami ng giveaway. So yun naman guys, thank you for watching and God bless. Bye-bye!